Alright, so magandang araw po sa inyo lahat, ano? And kay si Teacher Leopoldito to. Okay, so at siguro naman alam na natin, ano, noong December 27 ay nagkumpisa na, no, yung mandatory no na pagpaparehistro ng ating ginagamit na mga SIM cards. Ngayon, ito kasi ay alinsunod, ano, sa Republic Act 11934. O yung tinatawag nating SIM Card Registration Act na pinirmahan ano kini President Bongbong Marcos Jr. noong October 10, 2022. Okay, so ngayon bago tayo mag-upisa no, actually marami nagtatanong sa akin no, paano nga ba? Ano nga ba yung proseso? So first of all ano, ang mga basic requirements lang naman diyan ay ID niyo. Dapat meron kayong government issued ID katulad ng sa LTO or yung sa mga professionals ano yung PRC ID, pwede yung sa BIR, sa PhilHealth o yung SS, di ba yung UMID, pwede yan. Okay. So ngayon na bago kayo mag-umpisa no, I suggest i-picturean niyo na yan harap at likod para mabilis kayo. Then kung pwede kayong mag-selfie, mag-selfie na rin kayo. Alright? Kasi requirement kasi selfie nakasama yung inyong valid ID no, yung ID na inyong ipapasok ano, yung ipapasok sa system. Okay? Ngayon ituturo ko sa inyo no yung proseso kung paano nga ba no mag-register kay sa Smart at sa Globe lang kasi yung wala kasi akong SIM card na dito eh no. So yan. So okay, so first of all, actually marami pa para pwedeng sa cellphone ninyo or pwedeng sa computer kung may kayo, laptop kayo o may desktop ano. Pero ang suggestion ko kasi mas maganda no kung sa desktop ninyo gagawin. Okay? Ngayon, ang gagamitin ko ngayon no, ang option ko kasi ngayon ay gamitin ko ang desktop. Alright, so sabi ko nga no, gagamit ako ng laptop. Alright, so ang unahin ko muna no, yung sa Smart. Okay, so sa Smart, ito yung website nila. Okay, yung simreg.smart.com.ph. No more no, ilalagay ko naman to no, sa description box para hindi na kayo mahirapan. So, pagpasok nyo no, ito, okay, ito yung makikita ninyo no. Okay, yung different steps, iba sa so step 1, get your PIN. Okay, yung PIN na yan, ipapadali mamaya pakikita ko sa iyo, no? Magsisend no, sa phone ninyo ng OTP. Then ngayon, step 2, of course, complete your information, no? Including yung pag-enter ng OTP and attach a copy of your valid government ID. Then, wait for SMS confirmation. So, magte-text sa inyo. Pagtapos na kayo sa proseso kasi, no, magte-text sa inyo, no, ang, yung, ano, no, kung Smart ang gamit nyo, no, magte-text. Actually, kahit hindi naman Smart, kahit naman Globe, dito ang ginagamit ninyo, no, sa bandang uli yan, ano, may magte-text sa inyo. Okay? Okay, so ito, no, scroll down na natin. Okay, so, dito, no, at the bottom, sa may bandang baba no. Nandito yung box kung saan niyo i-input yung inyong mga yung inyong number. Tapos pag na-input niyo na yung number niyo, i-send niyo ipipindutin niyo lang ano itong actually bago 'yan, no? Bago niyo pindutin 'to, no. I-check niyo muna 'to. Pag check nito, i-click niyo ang send OTP. Ngayon, pag nag-send ng OTP, kaya pag-click niyan, antayin niyo ng mga ilang minutes ano. Pero may kakaroon kasi yan ano, normally makakaroon yan dito ng bilang o ng counter, di ba? Kung kailan niyo pwedeng i-resend yung OTP. Sige. So pakikita ko sinya na, so i-input ko lang ano yung details ko. Alright, so yan ano. So yan, so nakikita niyo di ba may oras no? Eh mayroong minuto dito no dito sa may bandang baba, it means no kung saan niyo pwedeng i-resend. Okay, kung di ba pa siyempre pag nag-reach na ng zero yan
and hindi pa rin ninyo natatanggap ang OTP o yung one-time PIN, then pwede ninyong i-click, no? Pwede kayong umakyat ulit nung kanina, no? Then pwede ninyong resend kayong OTP. Ngayon, since kasi ito na natanggap ko na yung OTP ko kanina, no? So, ay, by the way, na pag ni-resend ninyo, don't worry, no? Kahit na ilang beses kayo mag-resend. Kasi ako nung isang araw, no, nakapag-resend, umabot ako ng 3 beses na resend. Eh, bago ko natanggap yung OTP. So, don't worry, no, kasi isang OTP lang naman yung ipapadala sa inyo. Okay, so, yan. So, okay, so, i-input ko lang, ano, yung aking OTP. Alright, so, pag tinanggap ng system, no, yung, yung ating OTP, o pag tama ang ating OTP, ito, papasok kayo dito ngayon sa page 2, which is yung customer information. Pero bago ninyo, no, finapan ito, dito muna kayo, no, sa type of registration. Ngayon, syempre, majority naman sa atin ay mga, ay, by the way, ito yung mga option, no? Una, kapag bagong bili ang SIM card ninyo. Pangalawa, kapag nag-register kayo ng bagong SIM. And by the way, no, kapag bago kasi, no, ang inyong SIM card, no, yung, halimbawa, bumili kayo, no, sa tindahan, o sa mall, normally, no, okay, normally, yan ay deactivated. No, actually sinabi naman niya sa balita, sinabi naman niya, no. Then ito kapag existing kayo, majority sa atin ito naman. Then ito kapag ka itong dalawang option na to sa baba, ito ay para sa mga minors, kung may mga anak kayo. Okay, so yon. So na ilalagay, pero ito sige, piliin ko to. Then ngayon ito yung inyong mga information. Ngayon dito, ito yung mga list ng ID, no, na pwede nyo pagpilihan. Kasi marami, ano, marami mga option yan. Okay, pwede nyo passport, SSS, driver's license, PRC voters, UMID, di ba? And of course, tax, TIN ID, ito yung sinasabi ko kanina, FinHealth, postal, na pwedeng yung, ano, BIR. Yun nga, actually, hindi ko alam po ano pinag-iba na ito, ano, ng TIN, tsaka ng BIR ID, then pwede sa firearms, ano, and ito pwede sa government, NBI clearance, yan. Okay, tapos itong other valid, siguro ano to, no, yung mga nagtatrabaho, no, sa mga government agencies, ano, yung mga yung nga, no, mga agency IDs na pwede siguro to, no. So yun, then yung mga persons with disability, yung Philippine identification, ito yung Philippine ID, yung national ID natin, and police clearance, yan, senior citizens card. So yun. So ngayon, sige, ang pinili ko ay, sige, PRC ID. Ngayon, okay, dito, no, i-click nyo, no, dito na upload. Pagka-click nyo upload, may lalabas itong supposedly, no, na dialog box na kung saan, no, dadalhin kayo kung saan nakasave, no, yung inyong mga IDs. Pero kapag, ay, eto, no, mangyayari to kapag computer ang gamitin nyo. Pero kapag ang ginamitin nyo kasi ay ang inyong mga cellphones, normally, no, ang lalabas dyan ay, di ba, pag click nyo yung word na upload, no, sa mga cellphones ay dadanin kayo doon sa page kung saan ninyo pipicturan ng actual inyong mga pictures. Then, ito, upload selfies. Ayan. And then, of course, yung inyong ID card, no. So, yan. Then, ito na yung the rest of the information. Ngayon, pag-kompleto na to, click nyo lang yung next. Ngayon, pag-click nyo yung next, dito na tayo ngayon. No? Okay, so, ito yung address information. By the way, guys, ito pinapakita ko sa inyo. Ito ay mga nakakached ng ano, na mga ano, no, na mga sites, no? Na mga pages, by the way. Kasi nga, nakapag-register na ako ng isang araw. So, hindi ko na magagawa to na actual kasama kayo. So, ito, no, yung information ninyo, kung saan ninyo yan. Then, pagka na-finapan na ninyo to, pwede nyo ninyong i-click yung next. Pag-click nyo yung next, tinanggap ng system niya, normally, yan yung lalabas. Pag nakita nyo na itong word na to, it only means successful ang inyong registration. Okay? Eh, by the way, ito yung SISMART. Ha? Ito yung SISMART. Okay, so, okay, I hope ano, malinaw na yung sa SMART. So, subukan natin ngayon pumunta ngayon sa Globe. Alright, so ito naman yung sa Globe. Punta kayo dito, no, sa website na to. Newglobe.com.
Ayun, new.globe.com.ph/simrec. So ito yung inyong pupuntahan ano na website. Don't worry guys kasi ilalagay ko rin yan ano, sa ating description box mamaya. So actually pareho lang naman ano, pinakaiba lang ito lang siyempre yung itsura ng site. So ito yung sa Globe. Then dito nyo ipapasok yung inyong cellphone number. Then pag pinasok nyo yan, no? Siyempre, kiklik nyo yung word na register. Okay, pag ipasok nyo na ano, yung inyong number, diba? Ngayon, dadaling kayo dito, no, dito sa verify your number. Ito, no, dito nyo ipapasok yung inyong OTP. So, katulad din, no, meron din yang counter, no? Yan yung magsasabi ko kailan ninyo i-release, kung kailan ninyo pwedeng i-resend yung inyong mga OTPs. Ngayon, ganun din naman, ano? Kahit na mag-resend kayo na mag-resend, okay lang kasi isang OTP lang naman yung isi-send sa inyo. Okay? Alright, so katulad na sinabi ko kanina, ang proseso ng pag-register kay ng Globe SIM card at Smart SIM card ay pareho din naman ng proseso. Kumbaga nagkakaiba lang yan sa itsura, pero basically lahat ng mga features, no, lahat ng mga questions, no, yun ay pareho lang din naman. Okay? So, kaya nga, no, lahat ay inihikayat ko, no, na mag-register na. And sana itong munting video na ginawa ko ay makatulong kahit papaano sa inyo para maintindihan ninyo kahit papaano yung proseso, lalo na doon sa mga hindi pa nakakapag-register. So, guys, so thank you very much. So, subscribe to my channel para updated kayo sa mga susunod pa ng mga videos. And of course, don't forget to like and to share because I believe sharing is caring. Bye-bye.